at kaya mag-burst ng damage. So, al nakita mo yung tatlong retribution counter nila on that specific jungle mechanics na gustong gawin ng PLD Smart Omega. So, with that, tingin ko medyo nasa side na ng Signal Ultra to kasi they have the momentum and yung mga comeback na momentum talagang nakaka-tilt yun eh. Oo. Sa kalaban. So, sa kalaban. Gets heavy, gets it. Kasi parang we got this game in the bag. Tapos na-snatch pa, di ba? Oo. So, we will see, guys. I think etong game 3 natin, this will be entered with Signal Ultra having the better momentum. Pero, still curious kasi one thing's for sure, napaka-patas nung ano, parang lineup or capacities nung dalawang kanina, teams natin dito. You cannot say kung sino talaga yung tunay lang lamang. Masasabi mo lang may momentum si Tets talaga pag nangangiti. Wala talaga eh, no? Parang wala nangyari. Oo, no? Parang wala nangyari, no? Parang gangster yan. Yeah. Alright, for the bands here, you got si Lina, Remove, against Signal Ultra Warriors, Kimi, they wanna face it as well. I think they find the Kimi pick still too strong. Brother, Kiki and Joe. Brother. Kapatid. Signal Ultra Warrior. Binanan Digi. Yeah. Eto na, the respect. Kay Why Not. Kay Why Not. Naka-earn na siya ng kanyang first respect ban. Para dito sa... Sabi ni Blabski dito. Sabi ni Blabski. Alisin nyo na. Alisin nyo na. Alisin nyo, respetuhin nyo na. Download na natin. Okay. Eto na. Nilabas na ni ano. Ni Leomord. Dayaku Mania. Yan na. Bumalik na rin. Bumalik na. Sa classic. Grok is still available ha. Oo. Now, will they pick the Grok though? Ay, naku. Inalabas ba nila ang classic connection? The Grok and Cock connection. No? Yung manok tsaka yung bato. Yung manok at yung bato. Well, they're hovering over the Akai. So, preference. They don't like the Grok. Talagang Akai player sila, no? The panda and the chicken. Oo, panda chicken. The chicken panda. Chicken panda. We will know. And actually curious, sino nga hawak ng who will be handling? Anong hero dito ni Why Not? Why Not will probably go for the Kaja. No. Isa yan sa mga best picks niya. Yun na. Ilabas na yung isang ibon ni ano dito ni Why Not. Ibon ni Why Not. Ibon mang may layo. Ah! Di pa rin. On the Grok. Di pa rin. The defense. Wala kay D. On this Grok. And we're still not revealing their ano ah. Their second utility here. Hero. Lolita against Tets. Watch nice, no? Ganda naman. Solid. Sobrang hassle, di ba? Tingin ko Beleric ang Signal Ultra Warriors dito. Shit. Naging effective kanina. Walang problema. Walang problema. And mind you, Angela is still available. Yeah. For Signal Ultra Warriors in combination with Leomord. Pero in terms of damage, PLDT Smite Omega does have it because Harit Kaja to in the early game. Medyo masakit. Okay, pantayan na lang natin mga kaibigan. Actually, doon lang ako curious pag natin kay Tets dito. They're gonna be removing the thumbs. There's the respect again. Para dito kay Kenji. Oh, na naman. Balik Terizla. Wow. Sino magagamit nito? Yan nga ang curious ako eh. Is this a support Terizla? Palaga, minsan pa. Paring Shinbu. Ginagalab ba Terizla? Signal Ultra Warriors, they run the Ali support. So, pwede tayo makakita ng core support dito. Pwede rin, no? Oo. Something a bit of a shake up para sa lineup natin. Pwede silang mang-debate dito kung sakali. I mean, guess na ba design niya on the standard side? Kasi na may ano pa yung Leomord pa nga, no? Oh. Which is Yaku Hero. So baka nga pang bait tong ano, Terizla. And they would roll with ano, four cores or one tank. Or mid. Claude Martis. Or mid Terizla ba to? Pwede kasi ang bilis ng spam ni Terizla. Any damage? Kagura. Four course support Terizla. Support Terizla. Wow. Tets! Akala niya si Lolita. Si Terizla. May hammer din. Ay, hindi. Si anong gagamit? Si Yaku. Si D gagamit ng Leomord. Okay. That is interesting. Pero Claude is back, ha? Grabing shake-up ka. Oo, kay Toshi. Tsaka si Kenji din. Aba. Kakaibang line-up. Signal Ultra, man. Dong. International. Kanina, tatlong retribution. Ito, tatlong sprint. Sobrang bilis. Ay. Game 3, PLDT Smart Omega versus Signal Ultra Warriors. On the blue side, PLDT Smart Omega. Grimson and Kaja, Exhort for the Harit. Why Not? On Akai Toshi for the Claude and Kenji on the Martis. Si Dee gagamit ng Leomord dito. Fio gagamit dito ng Kari. Tets as the Grok. Dizanya as the Kagura and Yaku. Bilang ang Terizla, hulado kagad si Tets, the Grok dito. Pero men, this is really interesting because walang isa, one support only ang Signal Ultra dito. Yeah.
kung saan ang meta is mas preferred yung mga support ngayon. Oo. Signal Ultra, I think they're aiming more for the late game. Yes. So that kung mag-roll out ng roll out itong mga taga PLDT Smart Omega with weaker gold flow ng mga utilities at naka-funnel yung gold nila, i-overwhelm nila ito sa dami ng cores na meron sila. Tama-tama ka dyan. So medyo parang same as their game number 1 na tatlong retribution din. Very aggressive on the damage. Signal Ultra Warriors dito, pero men, Exhort with Kripsu. Si Wynat ang nag-akay, pare. Hindi siya yung nagkadya. Okay, Wynat ang nag-akay. Kakaiba to. Kakasabi lang natin dahil 1,000 pounder yung uhuli dito. No. Kay Desanya, that will be the first blood na maibibigay sa PLDT Smart Omega. That is mainly on to the Kagura. Remember na yung Harit dito nasa kamay na rin ng mga taga PLDT Smart Omega. I still find that the Harit stronger para sa running meta natin. Pitik para kay Pyo. Summon Press. Under to it! Almost in range! There is also the Synchro Fission, pero not gonna be enough for the kill range. Kung hindi na si Harit, pwedeng mapatay yun. Yes. Mas nag-stay pa sa Torre. Yung shield niya kasi mas manipis na. And nice phantom step na nagmula dito kay Kari, Kuya Shinbo. Parang makaiwas siya sa pusoy. So, yun na nangyari. Iwas pusoy, no? Iwas pusoy. Paring Manjin, mapapansin mo na kahit yung momentum na side ng Signal Ultra Warriors dito, PLDT Smart Omega ang nagiging aggressor sa laban natin. Gusto nilang lumaban ng lumaban dito kasi sayang yung 4-core heroes nila eh. Yeah. And tignan natin kung effective ang apat na sprint dito. Probably for them to get away or run over PLDT Smart Omega, Kuya Shinbo. Pero men, look at this. Lahat na naman ng gold ay napupunta. Kanino pa ba? Kay Claude. Kay Toshi. 1,600. Dalawa ang nakamask para dito sa side ng PLDT Smart Omega. Sabay mabilis ang ganda doon, yung retreat. Hindi nila nasalo yung ano niya, kabayo niya. Grabe! Bye horsey! Diba? Tinulak eh, no? Tinulak! Para ano, yung nagsisiksikan sa MRT, tapos tingin na pinapasok sa loob. Ganun yung ginawa ni Wynat. Grabe si Wynat dito, magtulak! Oo, ibang lasing outplay yun. And I'm not so sure if that is a standard tulak lang para madalas sa Torre. Nonetheless, the horse gets missed. At malaking bagay yun, malaking kawalan yung sa limod. Kitang-kita sa replay eh, no? Oh. Yung kabayo nagtaka, nasan yung owner ko? Owner. Parang ganun eh. Para siyang Pokeball na walang Pokeball. Owner, walang pangalan ng kabayo. Owner type. Si owner type horse. Oh my glove, Silicious. Yabby. Nice play coming out from Wynat, ladies and gentlemen. As a PLDT Smart Omega really dominating the bottom lane and giving Toshi once again that gold buff, that gold funnel, having 2 kills, extra 100 because of the bounty buff. Tapos sa kanya pa lahat ng gold, instant yaman, payaman! Pabanday-banday lang, syempre dito sa laro, you get Yaku in, collapse by the members here, 3 of PLDT Smart Omega. Although may isa pa rin na natumba. And that was Kenji. Artis, Kenji. Okay. Is it going to be... Is pero laki ng lamang, pre! Laki ng lamang. Ilang K yan, Kuya Shin? 3,000? Okay, umabot ba tayo sa game 3 para gumanito? Pero ganito rin yung game 1 eh. Oo nga. Dami natin sinasabi. Kumbaga sa Signal Ultra, Kuya Shinbo, there's no easy basket. Oo, man. Ang ginagawa nila, kumbaga sa basketball, pwede kasing nai-scorean muna sila sa first quarter. Tapos pagdating ng third quarter, dun sila humahabol. Warriors nga talaga. Warriors talaga. And ito naman si Wynat, ganda na naman ng ikot. Tapos, nisipin mo si Wynat pa yung kinorner dito. Siya pa yung nakapinda ng mga membro mula sa Signal Ultra Warriors. Pero there is si Pew. Wynat ang kanya target dito. Op, why me? Why not? Shaolin ML! Bagay na bagay. Kaya pala kayo kayo. Shaolin talaga. Shaolin talaga. Bonus cream sa iyo. Malaking kawalan yun. And a big disappointment for the members of Signal Ultra Warriors na ganabidusing the Kari na ganabidusing the Leo Moon. That was very unfortunate for Pew. Dahil yung ano doon, yung passive ni Pew, hindi pa nagpo-proc. Yes. Pangatlong proc pa lang. Bobby Trick! Nako Trick! Bobby Trick! Yung health ng mask! Yung nagligtas sa kanya. Ang dami niyang health item, may Aris belt siya. Ay, yung health ng Vitality mas. Crystal. Tapos may health pa ng mas. Grabe si Damas. Walang true damage. Mag-stall ka lang ng health. Ang ganyan ng counter mo sa true damage. Paramihin mo yung health mo. Oh my glove. Pero kasi yung carry pare, yung ano niya, onto the max health ng kalaban eh. Unfortunately, hindi lang talaga nag-brok. Hindi lang talaga nag-brok. Yapisor. Pero tignan mo si Exhort. Ang Harit
ng Tondo. Grabe. Hinaduwa-duwin lang din yung Torre. And this is quite the one-sided match, I would say. 8,000 gold lead. Pag ito, kinambak ng Signal Ultra. Hindi na sila comeback kings. Ano na sila? Comeback lords. Comeback lords. Comeback gods. Comeback gods na sila. Comeback gods. Immortal comeback. Oo. Kumbaga, hindi na natatalo. Kumbaga, kung gusto mo matalo Signal Ultra, panalunin mo muna. Panalunin mo muna. Tapos saka mo i-comeback. Kumbaga, sa volleyball, yung set 1, set 2, ay yung set 1, set 2, binibigay nila. Tapos hahabulin nila ang set number 5. Hirap na nito, ang mga mga sa totoo lang. Again, Claude is farming heavily. Level 10, and the gold flow would be big onto him. Ito, Exxon guys, is also looking good. Guys, seriously speaking, talagang outplay, outmaneuvered, outrotated ang Signal Ultra Warriors dito. And this is new. Men, usually Signal Ultra natatalo sa mid game, but we are now in the early game ngayon. Pumasok din sa pinagbabaril-baril. Oh my glove, Silicious. Pwede ito matapos sa ganitong oras sa paring Manjin. Yakui with the penalty, so minabout lang na si Toshi Frit ng pre-hit. Hindi lang si Yakui, kundi si Desanya ang kanina pang wala. Few tets D. Of course, magko-complete ng defense here para siyempre sa base ng Signal Ultra Warriors. Oh my. Signal Ultra, hirap na hirap. PLDT Smart Omega really looking strong as a Force here in the top lane. Instant box out para makuha kagad dito yung Torre. Pre, Toshi, instant gold na naman paring Shinbu. Pre, turtle timers pa lang item ni Toshi. 7 minute back, may regular spear. Corrosion site na next niya. Kaya kasama yung ano, golden stuff, yung 2 core items niya. Payaman. Oh my God. Open ka ba? Open-minded ka ba? Open sabi man ni Toshi. Pwede ba magkape? Kumusta ka na, Ben? Kumusta ka naman? Kumusta ka naman, Sig? Okay ka naman ba? Dahil ako si Toshi, medyo payaman na. Mga kaibigan, 4-0 points. Kenji Hirds just going for the throne. And that's it. Pina-break time lang tayo, mga kaibigan. Yaku getting pinned down. Pinasarap lang. Yeah. Ito ang kapangyarihan ng Shaolin ML. Shaolin ML. Oh, Toshi is there. Oh my. Team, what is that? What is that? That is totally big time. 15-2 sa laro natin. At kita mong pinto tapos na rin mula dito sa Signal Ultra Warriors. That is the final inhibitor turret alive sa kanilang base. Never artillery minion to even take. Oh my, grab Silicious, Kuya Shinbu. Okay, there's Crypto. That is good. Pag ito na comeback, pag ito na comeback, isang himala. Sabi ni Nora Honor, walang himala. Tignan natin kung totoo ba yun, Kuya Shin. Pag ito talaga nakahambak, mga kaibigan, di nag-ahabol. Why not Spinaroni? Spinaroni, you fighting away. Naku, siya ako nag-ahabol. Siya ako nag-ahabol, Kuya Shin. Nataan mo, pangarap lang ang inahabol. Yes. Hindi hero. Oh, niya dito. Ay! Ay! Amazing duet! At patay na lang natitira dito, mga member ng Signal Ultra. It's the second maniac ng the Nationals taken in by Toshi. The Shaolin Mastery, Zen Mastery, Ying Yang Everything, Inner Peace coming out from PLDT Smart Omega. You win some, you lose some. And that's how it's done. Coming in from PLDT Smart. Yes. Nag-MVP pa kanina, di ba? Na-respect ban ba? And men, tignan mo yung, oh my, the gold man, Claude ni Toshi, 10K. Oo. Yung pinakamayaman sa kanila 8K lang, 2K yung naibigay na fan.